So yun, what's up YouTube? So ngayon magkakaroon tayo ng review tungkol sa performance nitong UFO 120mm AIO. So check muna natin kung ano ang nakalagay sa specs. So ngayon hindi tayo magkakaroon ng unboxing tungkol dito since nakabit ko na yung AIO. Ang gagawin lang natin ay to check yung performance, kung worth it ba yung price na babayaran nyo, which is around 1,500 to 1,600 depende sa store. Pero yun, titignan natin kung sulit ba yung price na babayaran nyo compared sa performance na ibibigay niya, na mapapalamig ba yung CPU natin. So yun, check na natin. So sa nakita nyo, naikabit ko na yung AIO na binili ko. Brand niya ay GameKM. So hindi ako sigurado kung tama ba yung basa doon. But anyway, yun pa rin naman yun. So sa nakita nyo, yung brand ng GameKM na UFO, yung model, 120mm. So nilagay ko na. Pinalitan ko lang yung fan, na included fan sa AIO na to, kasi ano, rainbow style, so hindi ko masyado kasing trip yung mga rainbow na fans. Pero malakas siya, so kung yung tinest ko siya nung nakaraan, malakas, sobrang lakas, maganda rin yung bigay na hangin. At tsaka PWM din siya, so which is pwede mo siyang makontrol sa motherboard mo. So personal choice ko naman yun, pinalitan ko yung fan. Pinamitan ko siya ng Eyed Cooling. Yung isa ay RGB, tapos yung nasa likod naman ay hindi naman siya RGB, so non-RGB yung ginagamit ko doon. Same speed, same CFM, yung isa lang talaga ay RGB. Para medyo maganda naman tignan pagkadating sa rig natin. Ginamit ko ring thermal paste nung nilagay ko tong AIO ay ang Cooler Master Pro Gel. So ito, yung gawa ng Cooler Master, Master Gel Pro nila na version 2. So maganda rin ang performance ito. So siguro ibang usapan naman na yun. So ngayon, ang pag-uusapan natin ay ang performance nitong 120mm na UFO. So sulit ba siya in terms of price? O medyo pasok pa rin yung air cooling, or yung sabihin na natin stock cooler, kumbaga, ng mga Ryzen processors. So simulan na natin. So ang gagamitin natin pang test para sa temperature, kung ano ba yung kayang ibaba in terms of temperature nitong UFO 120mm, na medyo iniba natin in terms of fans. So pinalitan lang din naman natin, so minimal lang naman siguro magiging advantage nitong dalawang fan. So siguro close enough pa rin naman kung gagamitin niyo yung stock fan na included. Pero ang gagamitin natin for thermal testing is itong Cinebench R23. So Cinebench R23 ang gagamitin natin sa pag-test. So may monitor natin siya gamit itong hardware info. So sa nakikita nyo, CPU ko ay Ryzen 5 2600. So naka-overclock siya ng 3.9 GHz. So yun, so naka-stuck yan, naka-stuck lang siya doon sa 3.9 GHz. So hindi ko doon siya masyado i-discuss. However, siguro yung V-core nito ay 1.35 volts. So yun yung ginamit kong V-core dito para maging stable. Pero hindi naman siya ganun kahalaga, sinabi ko lang yung V-core since meron kasing impact yan sa temperature, na paano magiging result in terms of temperature. Kaya kailangan ko rin siyang banggitin dito. But anyway, start na natin yung test para sa masubukan na natin kung ano yung performance nitong UFO 120mm. So ngayon, itetest lang natin siya under 10 minutes test throttling. Siguro sapat na yun para i-check yung average temperature ng
CPU natin gamit itong AIO na UFO. So ano ba ang baseline natin para dito? Tignan muna natin ang temperature natin sa ngayon. So idle temperature natin is 36. So ito yun, wala pa tayong ginagawa. And kanina, nung inopen ko, siguro may mga binuksan akong application, kaya yung 38 yung maximum niya. Pero sa average temperature, yung close lahat, lang ginagawa, 35 ang minimum and 36 yung idle natin. Yan. So medyo malapit na matapos yung Cinebench natin, yung tinest natin kanina. So ito ang naging maximum temperature para sa AIO na to. So 73 Celsius. So ito ang nakuha niyang maximum temp. Then sa minimum is 35. Sa current is 72.6 o around 73 na rin. So yan, hindi naman na umaangat na pa yung temperature. So siguro maximum na talaga nito ay 73. So ito na talaga yung nakuha nating result nung kinas natin gamit itong Cinebench R23. So overall, in terms of performance and price ratio, so technically okay na okay para sa akin itong UFO na gawa ng Game KN. So okay na okay siya in terms of performance tsaka in terms of pricing, which is around 1,500. So kung bibili ka ng ibang cooler, yung mga air cooler na similar price range nitong 1,500, so siguro around ang makukuha mo dyan ay kadalasan ay 4 copper heat pipes na mga cooler. So meron din namang mga 6 kaso hindi makakilalang brand, which is yung mga Snowman. So yon. So maganda rin naman yung mga Snowman. So personally na try ko rin, pero siguro sa susunod ko kayo bibigyan nito benchmark nito kung gaano kaganda tong Snowman naman, 6 copper heat pipes. But anyway, ang gusto ko lang i-highlight yung performance nitong UFO. So sulit na sulit in terms of price. So yun lang naman.